Hi, good morning. So it's Saturday. We're going grocery shopping. So 100 meter dash lang to. So lalakarin lang natin to. Okay, let's go. Hi guys, I'm back from my grocery shopping. Pag ano to video kasi para hindi ako matagalan doon. Tsaka mahirap mag-isa lang ako. Eto na, ipapakita ko sa inyo yung pinamili ko. So, 1,000 lang per week. Alex has a separate budget for her milk and kung anong kailangan niya. Like yung baby soap niya, etc. So, let me show you. Okay, so eto yung pinamili ko. And that's 1,000 ha. I'll show you the, what do you call this, my receipt. Okay, so, dati, yung binibili naming tinapay is yung gardenia na 65 pesos ata yun. So, I switched to, this is gardenia pa rin, new bake, pero ito yung pangmasang version nila ng gardenia, which is 39 pesos. So, cheaper. Kasi mabilis naman maubos ang tinapay dito. And usually, gusto ni Alex ang toast. So, I make use of, I do toast with this bread. And then, of course, I need to, naubusan na ako ng baking powder para sa aking pancakes, Alex. Ito naman, hindi naman kami mahilig masyado sa pancit canton, no? Pero minsan, alam mo yun, hinahanap-hanap mo yung lasa ng pancit canton sa gabi, ganun. So, we end up buying sa store which is more expensive, kaya mag-store na lang ako. Dalang piraso lang naman yan. So, isang ganitong sachet, good for two people na yan sa amin yung Papa Bongbong. And that's around 15-16 pesos. This Calumet, mahal pala to. 30 pesos. Dati, nung bata ako, mura lang to. Okay, so ito naman, mga non-food items ni Alex. Canestin, kasi may kati-kati siya. May nakita akong kati-kati sa legs. Medyo sensitive ang skinny baby ever since she was born. Kasi nga, ano siya, hindi kompleto yung months niya. So, what else did I buy? Ito, this is, hindi ko alam pang ilang beses ko nang bili ng crayons para kay Alex. Pero hindi sayang. And then, pencil. Because I'm teaching her how to write. Yeah. Mahirap kasi matigas ang ulo. Ayaw maniwala sa atin. Then, bumili din ako ng egg. This is 90 to 92 pesos. I think sometimes 90, sometimes 92. Tapos, itong apples, 4 pieces. Gusto ko kasi yung green. Gusto ni Papa yung red. Ayan. That's on sale. $45.29. Okay na rin siya. Parang nasa 10 pesos each lang or 11 pesos. Pag ganito nakabalot siya, ibig sabihin, hindi na ito masyadong bago. At syempre, may mga ano yan, dark spot or something. Pero pwede pa rin. Okay, so itong oil, I use vegetable oil, diba, sa mga cooking ko. But I'm going to try yung bonus canola oil. And I've read na vegetable oil, canola oil, which is good naman siya. Okay, so this is 114 pesos, 114 for 1 liter. Hopefully this is good, kasi mura siya. Kasi wala yung vegetable oil ko, hindi siya available. Then, umuli ako ng garlic. Hopefully, this will last us for 2 weeks. Kaso, ano lang naman eh, pag nagpa-fried chicken, marami ang oil na nagagamit. Kaya, iniisip kong bumili ng air fryer. Pero, i-compute ko muna kung may savings ba doon. Next, yung garlic natin is mura. It's 20 pesos 91 cents for 4 pieces. So, 5 pesos each. And this will last me, ito, 1 week. Second week, third week, fourth week. 1 month na to siya. And then, ang gulay natin, ang mahal-mahal pa rin. Kaya yan, yung pinili ko, yung mura lang talaga. So, ito medyo mura na siya compared last week. So, yung ating string beans or sitaw, that's 23.80. Tapos, bumili ako ng papaya kasi mura siya para sa ating canola. 1607 baby papaya. Dapat hindi pa ata ito pinipitas eh. Kawawa naman. And then, yung ating kangkong is 972. Tapos, yung alugbati. Itong kangkong, gagawin nating adobo or crispy kangkong. And then, yung anong alugbati,
lalagay natin to sa ating munggo. That's 1176. And then, may patola ako kasi may miswa ako tsaka meatballs. I'll make miswa patola with meatballs. $23.20. Ang mahal niya, no? Well. And then, lumilin ako na my parsley. Kasi, mag-spaghetti and meatballs tayo mamayang gabi. Date night. I bought parsley. And that's for $18.82. Pwede rin to sa pansit. Okay, go to my meat and fish. Ang mahal ng fish ko. Well, may tokwa sila. Ayan, oh. Tatlong pirasong tokwa is 15 pesos. No, I've been wanting to cook tokwa. Diba? Healthier and cheaper. Itong tilapia, isang piraso lang ang laki-laki niya. That's, $49.59. Next, bumili rin ako ng ito. Ah, I have ano pa, chicken liver. Kaso wala silang gizzard. So, liver lang. Mix natin to ng chicken laman, adobo na, ulam na. $26.39. Tapos, bumili rin ako ng, this will last us for a week. Itong galunggong ang madugo, oh, literally madugo, pero madugo din. Tatlong pirasong galunggong at 95 pesos and 8 cents. Bumili ako, kasi mura na siya eh. I mean, ito na yung pinakamurang mga isda, tilapia at saka galunggong. Ayoko ng bangus kasi matinik siya. And Alex loves fish so much, that's why I need to do grocery shopping every week to get those fish for Alex and vegetables for me and Papa. So this is my beef sakuyaki. What do you call this? Beef? Pa, beef sukiyaki? What? Beef sukiyaki? Beef sukiyaki natin. That is for my samgyup. I'm thinking dapat gagawa ako ng beefsteak, diba? Sa meal planning natin kahapon. Pero magastos yon, bibili pa ako ng cream and everything else. So, sanggup na lang, mamarinate mo lang tapos tapos madali pang lutuin. Okay? Para masaya naman si Daddy. And then of course, I have my ground pork. Ground pork is around 278 per kilo. So, bumili ako ng handful. That's 48 pesos and something, 14 cents. Gagawa tayo ng meatballs out of our, konti lang binili ko, maglalagay tayo ng extender dito. Para dumami yan, gagawa tayo ng meatballs for our spaghetti and miswa sa patola. And then of course, I need to have chicken every single week for Alex. Because Alex loves chicken soup and fried chicken. That's isang piraso ng chicken breast at $81.34. Pinachop ko, adobo cut, ganun. Ayan, matagal na yan. Konti-konti lang, damihan natin ang gulay. Sabi ko nga, huwag gawing star ang karne sa ulam mo. Huwag sila ang hero. Damihan na nga ang gulay, ang ibang sahog. Kasi mas mura. And then, yan. Magluluto ako ng... Mama, can I use the pork? Yeah. Pakaran! 1,005 pesos. 24 cents. Yan ang ating total for our weekly. Shoot sa banga, diba? 1,000 naman ang budget ko. 5 pesos overboard. That's still okay. Kasi bumili tayo ng paper, school supplies ni Alice. So next week wala na yan. Bibili tayo ng ibang items pang dagdag. Okay! Yan ang ating nabili.